So parang may powers yung mga hiyas niya. Ang dami ah. Iba-ibang skills yata ang dala ng mga hiyas. Damn. Yan yung last na piece, yung parang headpiece. Whoa! Ano ang yan? Kulong chichiri ang tinapakain sa akin. Sino na ba yan? Talaga ba? Lola, ikaw nga pakialamera ka. Da, gusto mo ba pagtulong mo mamaya? Tabunan ko ng una niya mukha mo. Gem, oh my gosh! Yung isa, Crystal yung pangalan. Ito, Gem. Mga hiyas. Makabuti ka. Oh my God! Ano ba nangyari ka, Crystal? Ayan, hello guys, good evening sa lahat. Maraming salamat sa pagpunta sa channel ko for this video reaction na naman. And dumating na ang araw na inaantay ng marami. Ito na nga, yung Lihim ni Urduja, ang bagong teleserye sa GMA na pumalit sa time slot ng napakalakas, napakamakasaysayan na Maraklarat Ibarra. And ito na naman ngayon, bagong quality teleserye na naman for sure. Nakita natin yung trailer, napakalinis ng cinematography, napakagaling ng mga actors and actresses. And of course, umaasa tayo na maganda rin yung storyline nito. Maraming tao nagsasabi na tila may connection siya doon sa Maraklarat Ibarra, pero hindi pa natin alam yan for sure, although may mga hints talaga. So, abangan natin ngayon, tingnan natin kung anong kalalabasan nitong bagong project, bagong teleserye ng GMA. So, without further ado guys, let's go watch this teleserye. Episode 1 to. Matagal na tayong pinaniniwalang hanggang biktima lang ang papel na ating pwedeng gampanan. Pero ang totoo, tulad ng mandaragit na ibon, lahi tayo ng maharlikang palaban, ng matatapang, ng mandirigma. Minsan, may dalawang batang babae mula sa magkaibang mga tahanan na hindi alam kung gaano sila ka-espesyal. Ni hindi nila alam na pareho sila ng napapanaginipan. Ganda ng cinematography niya, guys. Gusto ko rin yung color grading nila dito. Sa may ilahod ng Banwa ng Kailukari, may mga dayuhang nangangayaw.
Alam ko, Kumala. Kakikita ko pa lang sa aking pangitain ang kanilang pagdating. Sa pahintulot ng inyong kamahalan, maagap kong sasabihan ang ating kawal at tukbo na kumilos agad laban sa mga kalaban. Hindi na kailangan, Kumala. Kami na ng kinalakyan na bahala. Ang mga iyas. So parang may powers yung mga hiyas niya. Ang dami ah. Iba-ibang skills yata ang dala ng mga hiyas. Damn! Yan yung last na piece, yung parang headpiece. Sorry. Parang mga Amazonan na Philippine version. Safe si Gemma o mas safe para sa pakiramdam mo? Chef! Ikaw, nagkakampihan na naman kayo mag-ama. Pumasok na nga kayo.
Ito na po, alis na po kami. Walang mong magdadala. Grabe, start pa lang, sobrang ganda, no! Action kaagad. Kylie, si Gabby, and si Sanya. Ito mga to. So tama nga yung mga hiyas, may mga power silang binibigay. Pero ang lalakas din ng mga babaeng hindi nakasuot ng mga ano hiyas. Mga lihim, Urduja. Paminsan-minsan, ang mga panaginip ng dalawang batang babae ay tumatawid ng kamalayan. So parang nais niyang ipasa sa mga batang to. Kasi ancient siya na ano eh, na warrior eh. Sa mga panaginip ng dalawang espesyal na batang babae, buhay na buhay ang magiting na mandirigmang Urduja. Oh my gosh! Ang ganda! Mala Amazon na mandirigmang babae. Nay! Tay! Nananaginip ka na namang naglalakad. Ha? Talaga po? Oo. Pero may nakita po ako sa panaginip ko. Yung babaeng may kabayo. Gemmaline. Panaginip lang yun, ha? Guni-guni mo. Pero may nakita ko po eh. Hindi. Hindi katotohanan yan, ha? Balik na tayo sa kwarto. Matulog ka na. Ang isang batang babae ay sinabihang hindi totoo ang mga panaginip niya. Lala! Oh, bakit? Nakita ko na naman si Urduja sa dreams ko. Ang isang batang babae naman ay ipinagdiriwang ang kanyang napapanaginipan. Ang galing ni Urduja, Lala, hindi siya matalo ng enemies. Lalo na kapag suot-suot niya yung kanyang mga alahas, ang kanyang anting-anting, ang kanyang mga hiyas. Ano ulit yun, Lola? Yung nangyari sa mga hiyas ni Urduja? May naging kalaban siya na gumamit ng itim na mahika at pinaghiwalay-hiwalay niya ang mga hiyas. Pero Lola, di ba paglaki ko, mahahanap ko po yung mga hiyas ni Urduja? Oo, Apo. Kasi ikaw ang itinakda. Isa puso mo ang propesiya. Mula sa 40th henerasyon ng kanyang lahi, ang muling makakahanap ng 7 hiyas. Wait, wow! 40th na generation ang muling maghahanap ng mga hiyas. Pero ang tanong ngayon, ano ang relasyon ng batang ito sa isang bata pa na nananaginip din ng about kay Urduja?
Yun ang tanong ngayon, di ba? It could be na magkadugo sila or... Well, anyway, isa yan sa mga tanong natin for now and masasagot yan for sure later on. At maririnig ko yung budyong tulad ng mga ginagamit nila sa laban ni Urduja, right? Oo, Apo. Tandaan mo, ikaw lang ang makakarinig ng budyong. At ikaw lang din ang makakakita ng pagliwanag ng pitong hiyas pag ito ay nasilayan mo na. Doon mo masisiguradong tunay na hiyas yun ni Urduja. Promise ko sa'yo, Lala, hanggang paglaki ko, hindi ko kakalimutan lahat ng bilin mo. Excited na po ako, mahanap ko pa yung mga hiyas ni Urduja. O paano, oras na para magpahinga ka, Apo. Meme na. Oh, yakap mo siya. Bye-bye, good night. Good night. Noong maliit pa ang isang batang babae, walang kinukwento ang lola niyang hindi niya pinaniniwalaan. Siya munang bahala sa'yo for today habang nag-work ako. Pahinga ka, Lola, ha? Pwede ka matulog. Mag-relax ka muna. See you later, Lola. Kunin ka lang po gamit ko. Ay, tapos, Lola, si Mimang po pala ang sasama sa inyo ngayon, ha? Parating na po siya. Malapit na po yun. Lola, ha? Dito ka lang. Ito yung si Mimang. Love you, Lola. Happy see you later, too. Lola. Sige po. Ika muna. Ikaw ba? Naaalala mo pa rin hanggang ngayon yung mga bilin ko sa'yo? Ako naaalala ko pa rin. Kahit na nag-uulanin ako. Yes, Lola. Ikaw ba naniniwala pa rin sa mga itinukwento ko sa'yo? Pero nang lumaki na ang isang batang babae, di na siya naniniwala sa mga pabula ng kanyang lola. Oo naman, Lola. Matagal-tagal ko na rin po kasi hindi napapanaginipan si Urduja. So, Apo, pasensya ka na, ha? Pero darating ang araw, matutupad ang propesya. Yes po, Lola. Huwag kang mag-alala, Lola. Naniniwala po ako. Alam kong hindi na. But it's okay, Apo ko. Basta, pag narinig mo ang budyong, ibig sabihin, may malapit na hiyas ni Urduja sa paligid. Opo, Lola. Yung magical trumpet sound na ako lang makakarinig. Yes po, Lola. Tandaan mo, ha? Pag napasa kamay ng masama ang mga hiyas ni Urduja, makakapaminsala ito. Lola! Andiyan na pala si Mimang. Hello! I'm here, Mimang, at your service! Hello. Mimang, ikaw na muna bahala kay Lola, ha? Iiwan mo naman ako sa buwang yan. Kulong chichiri ang tinapakain sa akin. Sinula na yan. Talaga ba? Lola, ikaw nga pakialamera ka. Da, gusto mo ba pagtulong mo mamaya? Tabunan ko ng kuna niya mukha mo. Ganon? Papatayin pa ako ng buruhan. Ay, ako. Kuno mo, binimino lang kita. Oh my God. Sige na, kayo talaga, Lola, ha? Ikaw po muna dito. Si Mimang po, sasamahan po kayo. Okay po?
Bye, Lola. Bye-bye. Ingat. Ingat. Wait lang. Gusto ko yung karakter ni Mimang Laugh Trip. Ito yung pambalance naman nila dito. So, kita mo. Pinag-isipan talaga na hindi masyadong seryoso. Hindi puro action lang din. Meron ding mga katatawanan. And for sure, meron ding drama for us to watch later on. So, abangan natin yan. Hindi ako na bahala dito. Yan, ha? Tayong dalawa lang, ha? O, matulog ka kung gusto mo. Rest. Pero, not in peace. O, yan. Not in peace. Sexy gagi. Babalin! Bababa na po! At nang lumaki naman ang isa pang batang babae. Gem. Oh my gosh! Niya. Yung isa, Crystal yung pangalan. Ito, Gem. Mga hiyas. Pinag-isipan. Ganyan dapat. Grabe, no? Small details lang pero alam mo talagang pinag-isipan ng mga writers. And kung kayo attentive kayo sa mga ganyan, mapapansin nyo kagad. Okay. Ang mga panaginip tungkol sa mandirigmang babaeng nakakabayo. Okay ka sa akin, ha? Drop kita sa station mo. Yes, sir. Bruno. Thank you. Alam ko, yan ang pinagtataka ko sa inyong dalawa talaga. Nag-iba-iba pa kayo na station na pinapasukan, eh pwede namang isa na lang. Ay, kasi pag ginawa namin yun, baka may intriga pa si tatay na napaboran niya ako kahit hindi naman. Bakit? Official ka din naman na tiniente ka. Dahil po gumaduate ako sa academy. Hindi po dahil sa marriage siya ko sa promotion. Yummy. Good morning, baby girl. Kumain ka na? Hayaan mo, anak. Magkakaroon ka rin ng meritorious promotion. Tuloy mo lang yung mahusay na trabaho. Yes, sir. Asos! Mahusay nga. Peligro naman ang buhay. Ewan ko nga na, Gemaline, kung di mo nalang kasi ipaubaya sa mga barakong patrolman yung... Ay, nanay, hindi po kailangan maging barako ni Gem para maipagtanggol niya ang sarili niya. Ay, ang galing naman yummy girl. Ay, nakuwento mo to, ha? Sinabi ko lang barako, binigyan na ng ibang kahulugan. Na hindi ko binigyan ng kahulugan. Malinaw po yung sinasabi niyo dahil paulit-ulit po. Alam mo, Gemaline, kahit baliktarin mo pa ang buong mundo, talagang mas magaling physically, ha, ang lalaki sa babae. Hindi na babagay sa iyo yung mundo niyan, sa mga tulad mo. Tulad ko? Ano pong tulad ko? Babae. Oh my God, nay, old school na yan. Women empowerment, no? Equality. Ceasefire. Malilate na kami. Sandali. Ang sa akin lang kasi, kung siguro sa isang station lang kayo pumapasok, eh di ba safe ka? Safe si Gemma o mas safe para sa pakiramdam mo? Ikaw, nagkakampihan na naman kayo mag-ama. Pumasok na nga kayo. Check na po. Alis na po kami. Mula mo magdadala ng bag nyo. Hi! Aalis na po kami. Late na po kami. Hi! Oh my God. Kaya gustong-gusto ko palaging bumili sa boot mo dahil enjoy ako sa mga pakulo mo. Ay, nako, madam! Ako enjoy na enjoy sa dami. Ang akala ng dalawang batang babae na ngayon mga dalaga na. Naglaho na ang mga panaginip nila kay Urduja. Bukod sa masaya sa buhok mo, gustong-gusto ko yung mga jewelry designs mo. Very modern. Actually po, madam, may eye po ha. Hindi po exactly modern yung designs nito. Ang tawag po dito ay pre-colonial designs, meaning bago pa po dumating yung mga Espanyol sa Pilipinas, eh may mga original designs na po ito. Yung mga kwintas, mga bracelets. Pwede niyo po ito sukatin. Oh, yan o. Ang gaganda po. No. Ay, tsaka po ito po. Tingnan niyo po ito.
Ito naman po yung necklace na to. Kung nakita niyo po yung mga small beads na yan, inspired po ito sa mga maliliit na susok. Or mga snail. Ayan po, tignan niyo po. Ay, oo nga. Diba? Isang yun? Ay, pringulong niyo din ba yun? Yes, opo, ito po. Pakita ko po sa inyo. Ayan! Ito po ang tinatawag na tambourine design. Itong tambourine design na po, ito po yung usong design kung dumating po yung mga Spaniards dito sa Pilipinas. Ayan po. Ito naman po kabila. Ito po, ang inspired po siya by the rosary. So, yung rosary po, nakikita niyo po yung mga beads na yan. Ayan po, ang tawag sa mga beads na yan, mga rositas. Bagay ito sa iyo, madam. Di ba? Ganda. Alam mo, Crystal, tuwing bumibili kami ng mga alahas sa'yo, we also get the taste of history. Naku po. Actually po, dahil po yan sa Lola Merly ko, ayan po si Lola Merly. Siya po talaga yung nagturo sa akin ng lahat ng mga alam ko tungkol sa mga heritage jewelry. Kaya, ang akala rin nila, hindi na nila masisilayan pa ang mga hiyas ni Urduja. At di na rin nila maririnig pa ang maubong na tawag ng budyong. Pero ang lahat ng kanilang akala ay magbabago sa pagdating ng budyong. Kinalabutan ako. Ang kanilang buhay ay babaguhin ng mga hiyas ni Urduja. Pag naririnig mo yung budyong, ibig sabihin may malapit na hiyas ni Urduja sa paligid. Ibang sound eh. Parang ganun. Yung parang barko o kaya trumpeta. Parang siyang trumpeta. Ate. Nakakot niyo mga customers na. Ayun, ano ba yun? Tigil! Uy, kawawa niyo yung ano? Pambabalot. Tayo! Huwag ka nang pumalag. Tara! Sige na, ikaw muna bahala dito. Sorry po, sige na ikaw muna bahala. Sige po, tatay po! Makabuti na. Oh my God! Ano ba nangyari kay Crystal? Napapa! Taray! Gusto ko yan! Pasok! Huwag ka nang pumalag! Baka magkita sila! Silang dalawa lang nagagalaw. Hala! Wait! May isa pang taong na gumagalaw? May ibang taong gumagalaw? Naririnig na rin kaya ang budyo? Pag magpamukha kami lang ang nakakagalaw.
Oh my gosh! Parang magkamukha sila dito ng very, very light. Alam mo yon? Hindi ko, oh my gosh. Ang hirap magbigay ng theory kasi kaka-start pa lang talaga. Pero sobrang interesting ng story. And hindi ko na-predict na ganun yung effect ng ano, pag may malapit na yes na magpo-pause yung everyone else. Except dun sa mga sa napili or parang pagpapasahan yata ng mga kapangyarihan ni Urduja. So, tingnan pa natin to guys. Maganda to. Descendant din kaya siya ni Urduja? Naririnig niya rin kaya yung naririnig ko? Pinabahala dyan. May investigahan na ako, ha? Sige, Lieutenant. Saan ka kaya galing? Gudyong ka. Magparinig ka uli. Sa forward ko ang direksyon ng Budyong. Ayun yung babaeng gumagalaw din kanina. Parang dito ang pinagmula ng Budyong. Kahit afraid ako ng slight, kailangan kitang mutuntun kung anong hiyas ka mang source ng tunog ng Budyong. Ganda ng kuha, no? Napaka-pro. Hoy, ingat dyan. Mas mahalaga pa yan sa mga buhay niyo. Debu ka! Salitang ibaloy para sa pangalang Urduja. Hiyas nga ni Urduja ang nakikita kong hawak ng mga illegal diggers. Kamahalang Urduja, please cover me in your bravery and wisdom. Kailangan ko makuha ang lahas na yon by hook or by crook, no matter what it takes. Mo dito. Illegal yung pagpasok mo dito. Ako, tsaba ka ba nila? Bakit gusto naman 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 nun? Shhh! Ang dami mong tanong. Grabe ka mga ratsyada. Para kang machine gun. Teka. Ikaw yung
kanina, di ba? Oo, ako nga yun. Nakita din kita kanina. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ba? Pinaglihi ka ba sa duda? Kanina ka pa tamang hinala eh. Kriminal ka eh. Ilegal yung pagpasok mo dito. Kriminal agad? Dudera ka na? Judgmental ka pa? Grabe, ilan nga kung ilegal yung hinahanap mo. Tignan mo yung ginagawa nila. Yan yung ilegal. O, tignan mo. Tindin mo yung mga alahas nyo? Oo. Nakakapagtaka ba na nakita ko yung nakita mo? Yes! Kasi dapat ako lang yung nakakakita noon. Ako lang. Unless... Narinig mo na ba yung budyong kanina? Budyong na? Ganun yung... Parang barko. Oo, yung parang malakas na... Barko! Barko! Narinig ko! Bakit? Let's have some fun, hunters. Ah, sila yung kukuha ng alahas din. Let's get ready. We're gonna hit two birds with one stone. Una, pagbabayaran natin si Gemma si Crystal. Pangalawa, kukunin natin yung corona ni Urduja. As Urduja's descendants, we are destined guardians of her powerful jewel. Oh. Kaya kapag napunta yung makiya sa mga masasamang tao, we must prepare for the worst. Hindi lang yung unit natin ang assigned sa covert surveillance, pati may mga yan. Ikaw? Agent Greg Sandoval, at your service, aking kamahalan. Tignan mo nga naman, paalay na ang lumalapit sa manok. Now's your chance, napatayin yung dalawa na yun. Game in 3... 2 1 Boom. Oh my gosh! Ang lupit ng kwento, Gabi! Okay. So, mga guardians pala sila kasi sila yung mga descendants ni Urduja, silang dalawa, one generation, dalawa, siguro usually isa lang. Pero sa time nila, dalawa sila ang magiging parang taga-salo, taga-mana ng mga hiyas ni Urduja. And parang magiging taga-pagtanggol sila ng mundo siguro ang drama di. Ganda ng story. And magkaiba sila ng background, si Gem tsaka si Crystal. Nakakatuwa yung mga pangalan nila na Gem and Crystal. Yung hiyas talaga siya actually pag translate mo sa Tagalog. Ang ganda ng concept ng story na to. And wow, kaabang-abang kagad. First night, first episode. Grabe. For sure, trending na naman to. Ayan guys, nakapag-react tayo. Finally, nagawa natin. I was thinking of baka hindi ko magawa kasi nga busy. Pero ito, we will be hooked na naman for sure. And I'm very excited for the next episode. So, parang fantasy serye na may touch ng history. Ganon. So, gusto ko to. Ayan, thank you so much for watching, guys. And hope to see all of you bukas ulit for my reaction to episode 2 ng mga Lihim ni Urduja. Bye! Hintay ako sa iyong pagbalik. Ayokong ikaw.